Hi guys, ako po ulit si Coach Chris at welcome back to our channel. At ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng status kung approved na ba o hindi pa yung SSS Calamity Loan na final nyo. Pero bago ang lahat, sa mga first time sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So tara, samahan niyo ako at ituturo ko ngayon sa inyo kung paano malalaman natin ang status kung approved na ba ang SSS Calamity Loan na in-applyan nyo. Sa mga nag-apply ng SSS Calamity Loan, kung mapapansin nyo, ito lang po ang makikita nyo sa website pag binalikan nyo ang Apply Calamity Loan option at hindi nyo makikita ang status kung approved na ba o hindi pa yung SSS Calamity Loan na in-applyan nyo. Kung mapapansin nyo, pag pumunta kayo ng e-service sa online ng SSS website at clinic nyo yung Apply Calamity Loan, ang nakalagay lang is with pending loan application, you may apply for another loan after the processing of your existing loan application. So yan lang po ang makikita nyo pag bumalik kayo doon sa SSS Calamity Loan option ng SSS website. Ito naman ang halimbawa ng email na matatanggap nyo pagkatapos nyo mag-apply ng Calamity Loan. Walang nakalagay na status kung approved o hindi at walang link na nakalagay ng check status para makita ang SSS Calamity Loan na in-apply nyo. Ang makikita nyo lang dyan is you have successfully submitted your Calamity Loan COVID-19 application to SSS. Please take note of your transaction details below at yung transaction number. So yan lang po ang makikita nyo. Pero ang SSS ay may contact center na available 24 hours simula Lunes hanggang Sabado na pwede nyong tawagan para ikonsulta ang status ng SSS Calamity Loan nyo. Ito ang mga pwedeng tawagan. SSS Hotline 1455, SSS Call Center Numbers 632-7917-777, SSS Toll Free Number 632-8920-6401. May mga nagsasabi na mahirap makonect sa SSS hotline tuwing umaga, kaya advice ko po na tumawag ng early or mas maaga o di kaya late at night para maiwasan ang makipagsabayan sa mga tumatawag. May mga customer service po tayo na trained at knowledgeable na sasagot sa tawag nyo about SSS concern. May mga identity verification process na kailangan ibigay pag tumawag ka sa SSS hotline na kailangan naka-ready pa bago tumawag. Una na dito ay ang SSS number. At pag wala ka namang reference number, huwag kang mag-alala dahil ang customer service na makakausap nyo ay magtatanong ng ibang impormasyon kagaya ng buong pangalan nyo, mother's maiden name, or latest employer at iba pa. Ang SSS hotline ay may tinatawag na IVRS hotline numbers na kagaya din ng ibang call center. Ito ay interactive voice response system kung saan na ito ay automated system na sasagot sa mga katanungan nyo related sa SSS kagaya ng last contribution, status of benefits, o di kaya loan application at loan balance. Ang IVRS ay kagaya din ng ibang telephone sequence na tinatawagan natin pag tumatawag tayo ng telecom provider at ito ay pinapatakbo gamit lang ang computer. Pero kung sobrang komplikado ang concern or case nyo regarding sa SSS at gusto nyo may makausap ng tao kung saan ay mas mag-explain pa ng impormasyon na gusto nyo, may mga numero na pwede tawagan ang SSS hotline. So sa Metro Manila, merong 917-7777. Ang Baguio, 446-5902. Tarlac, 982-8739.
San Pablo, 562-9289. Naga, 472-9795 or 972-8842. Ang Cebu, 234-2053. Davao, 227-7273. At Zamboanga, 992-2014. Kung hindi naman urgent yung concern nyo regarding SSS at walang panahon para tumawag sa SSS hotline, pwede rin kayong mag-email sa email address. Yan ang mga email address na kung saan pwede kayo magpadala ng concern regarding SSS. Pwede kayong mag-email sa member_relations@sss.gov.ph or pwede rin sa online service assistance at sss.gov.ph or pag PRN related, pwede rin sa PRN helpline at sss.gov.ph. Ang kailangan nyo lang ay ipaliwanag nyo mabuti ang concern nyo at huwag kalimutang ilagay ang SSS number, buong pangalan at mag-attach ng valid IDs as proof ng verification. Halimbawa ng format ng email address ay ganito. Halimbawa, yung concern nyo is na-lock yung SSS. Pwede kayong mag-email sa online service assistance at sss.gov.ph. Tapos ang subject, request to reset lock SSS online account. At ilagay nyo, good day, I would like to request for resetting of my password in my SSS account since it was locked because of many invalid login attempt. Below are my SSS detail. Example is full name, date of birth, at example ng SSS number. Tapos, attach is a scanned copy of my UMID as proof identity. Pero kung halimbawa yung concern nyo is kung para ma-check yung bala, yung loan application status, bagayin nyo lang yung subject na SSS Calamity Loan Status Application. Tapos, sabihin nyo lang yung concern nyo kung approved na ba o hindi pa o anong status ng SSS Calamity Loan application nyo. So, ayan po kung paano tumawag o humingi ng tulong sa SSS sa anumang impormasyon tungkol sa SSS concern nyo. Sa mga gustong malaman kung paano mag-apply ng Calamity Loan, ilalagay ko po ang link sa baba sa description at comments. Sa mga gusto ring matuto o malaman kung paano mag-register sa SSS online at sa mga nakalimutan na email at password na ginamit dati at hindi na makalogin, ilalagay ko rin po sa baba ang link kung paano. I hope na nakatulong yung video na to para malaman nyo, para ma-check nyo ang status na final nyo o in-apply nyo ang SSS Calamity Loan or kung may iba pa kayong concern regarding SSS Calamity Loan. Maraming salamat po sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na to at pindutin ang bell button para updated kayo lagi sa mga bagong video na in-upload natin. Maraming salamat po.